Best Male Radio Broadcaster, Peter Musngi. Pinarangalan din tayo sa Gawad ng Law para sa sining at kultura bilang Best AM Radio Station. 18th Gawad ng Law, Best New Media Communication Platform. GEMS Hiyas ng Sining Awards, Radio Station of the Year Award. 2020 Platinum Stallion National Media Awards of Trinity University of Asia, AM Radio Station of the Year. At Paragala Central Luzon Media Awards 2020 ng Best Multi-Platform News Program. Ang inyong suporta, pagtangkilik at pagmamahal ang nagbibigay lakas sa amin upang patuloy na makapaglingkod. Maraming salamat sa pagtitiwala, kapamilya. Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? Wais! Give us some tips para sa ating mga kababayan. Kaya nung namin, pero paunti-unti at na lang. Street smart? Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 10:30 ng umaga sa nag-iisa. Tele Radio. Maiinit na usapin, ating bubusisiin. Mag-usap-usap kayo kung ano bang nararapat. Sinabing bawal. Bawal nga eh. Huwag pong pagalitan. Lahat ng iyong salobin. Pabor ka ba sa pag-order agad ng COVID-19 vaccine? 1 minute, go! Dito pwedeng-pwede niyong iparating. Kasama ang pinakakwelang tambalan sa hapunan, Alvin El Chico. Yung sorbet, doba dun galing yung sorbetes? At Doris Bigornia. Bikinimin. Dun nga. S.R.O. Suwestyon, reaksyon, at opinyon. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa nag-iisang teleradyo. Ito ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito opinyon at pananaw ng himpilan at ng pamunuan ng network. Balita, impormasyon, kontrobersya o katiwalian, lahat isisiwalat, walang labis, walang kulang. Narito na ang inyong patrol ng Pilipino, Henry Omaga Diaz. Henry Omaga Diaz sa Omaga Diaz Report. Henry Omaga Diaz. Nagbabantay para sa bayan. Omaga Diaz Report. Tama kaya ang pagkakaintindi ko na itong darating na Pebrero ay malamang na magkaroon na tayo ng vaccine. Darating na yung mga vaccine laban sa COVID-19. Ito ay kung matutuloy mapapaniwalaan natin at magiging matagumpay ang pakipagnegosasyon ng pamahalaan sa iba't ibang mga pharmaceutical companies na siya ang gumagawa ng naturang vaccine. Ano po? Sabi ni General Carlito Galvez, yung kategorya nating vaccine czar, meron raw initial na pakikipagnegosasyon ng 500,000 doses mula sa AstraZeneca. Ito'y gawa po sa UK. At 500 doses mula po naman sa Sinovac. Ito po naman ay gawa mula sa China. Wala na bang iba? Hindi, pero hintayin natin yung vaccine na ito. Napaka-importante sa buhay nating mga Pinoy itong vaccine na ito kung kailan darating. Magandang hapon po, Henry Omaga Diaz, para sa Omaga Diaz Report. Unang-una po ang ating mataintim na pakikiramay sa pagyaw po ng founding chairman ng PACC. Na si Dante Jimenez, siya po chairman ng PACC, Presidential Anti-Crime Commission. At ating pong nakuha sa report na siya ay pumanaw na. Ano po? Dahil sa aneurysm. Ang aming mataintim na pangikiramay. Okay. Ang tatalakayin po natin, ang gusto nating tatalakayin ngayon, dahil sabi nga yung balita kanina, no, na tumataas na more than 500 cases na yung
natatala nating COVID cases sa ating bansa simula nung nangyari ito, nung dumating ito sa Pilipinas, 500,000 cases, ang dami na pong namamatay. At nagpapatuloy pa rin po ang pagkitil ng buhay ng COVID-19 na ito. Kaya't napaka-importante na sana, dumating na yung vaccine. Of course, marami pang matanungan, marami pang mga kontrobersya tungkol sa vaccine na yan, pero importante yung mag-umpisa na yung rollout para sa ating lahat. At least, meron tayong hope. Meron tayong kinakapitan na baka malabanan na natin finally, itong COVID-19. Ano kaya? Ano bang status kaya ng pag-roll out ng vaccine? Eh kasi sa aking pagkakalam, doon po sa mga bansa na napuntahan ko, no? Just recently, mayayaman po na bansa ito. Pero walang problema sa kanila yung vaccine. Walang problema sa kanila yung pera pambili ng vaccine at available na. In fact, nasa kanila na yung mga vaccine. Pero yung pag-roll out nito, yung logistics na kailangan, yung mga problema na nakatimbat nito sa pagdi-distribute at yung pagkukumbinsi sa mga tao na maniwala dito at huwag na kayong matakot, kailangan natin itong vaccine ito. Pareho din po ng na-experience nila. Kagaya po marahil sa atin, no? Dahil sa mga pag-uusap ko sa ibang mga tao, natatakot pa rin sila na kahit dumating yung vaccine, magpapakuna laban sa COVID-19. Okay, ang importante, tignan po natin, nasa mo na po tayo kung pag-uusapan natin yung vaccine na ang tagal nang hinihintay at tagal na pinagdarasal ng marami na magkaroon na tayo. Makakausap po natin walang iba kundi si Undersecretary Maria Rosario Rose Berheire. Siya po ang tagapagsalita ng Department of Health. Magandang hapon po, Yusek. Magandang hapon po, sir. At unang-una, maraming salamat sa muli sa pagbibigay ng panahon po sa amin dito sa Umaga Diaz Report. At ang tanong ko nga po, kamusta na po yung hinihintay ng marami na vaccine? Well, sir, katulad po ng binabanggit ng ating vaccine czar, si Secretary Galvez, may mga padating na po tayong supplies ng bakuna by February. And ito naman po ay yung Sinovac, yung isa po yung manggagaling sa COVAX facility. Aside from these supplies, yun pong ating logistical requirements are all in place. Yun pong ating mga storage na kailangan para dito ay naisaayos na rin po together with our private partners. Okay. Dalawang brand ito, itong Sinovac at saka yung AstraZeneca, kung hindi ako nagkakamali, Doktora. May AstraZeneca po, tapos meron din po yun sa COVAX facility and ang nasasabi sa amin, ano, although wala pa naman tayong definite, would be it's going to be Pfizer. Pfizer pa rin. Okay. Kamusta naman ang presyo? Kaya ba natin? Ibig sabihin pa pala, nag-advance tayo, ano po? Again, sir? Nag-advance na po tayo sa mga ibang pharmaceuticals, ano? Para sa pagbili ng vaccine or ipapangutang pa natin ito? Ito pong mga bakuna na ating bibilin ay magkakaroon ho tayo ng financing mechanism where we are going to use our multilateral sources of funds. Ito po yung mga pondo galing sa World Bank at saka sa ADB po. Sila po ang magbibigay sa atin ng pondo para makabili tayo ng mga bakuna. Ito pong COVAX facility, this is subsidized. This is an international effort from WHO and Gavi kung saan yung mga countries katulad natin ay binibigyan nila ng subsidies ng bakuna. Mm-hmm. Nabanggit niyo po yung pag-roll out, yung logistical support. Ano po? Sa aking naranasan doon sa ibang bansa, actually mayaman na bansa na ito, pero nahirapan pa rin sila. Actually malamig na bansa na nga doon sa
yung sa freezer, yung pagpagdala sa mga communities, yung pagkumbinsi sa mga tao lalo na magpa-vaccine. Yung po yung common na mga problema na nararanasan nila. Ine-expect nyo rin po ba yan? Halimbawa, dun po muna tayo sa containers, dun sa freezers. Ano po ang gagamitin natin? Specialized po ito, ano po? Yes sir, actually iba-iba hong klase ng storage requirements ang kinakailangan sa bawat type ng vaccine. Ito pong AstraZeneca at saka Sinovac, we can store them in the usual freezers that we already have here in the country, 2 to 8 degrees lang po. Ang nangangailangan po talaga nitong ultra-low freezers, ito pong highly technical na mga storage requirement would be Pfizer and Moderna. And nung inspekta naman po ni na Secretary Galvez at Secretary Duque, itong mga storage facilities ng Unilab at saka ng RITM at saka ng Zwilig, meron naman po tayong kakayanan. Meron po tayong mga ultra-low freezers already here in the country that we can already utilize. Okay. So, kung 2 to 8 degrees lang, negative po o 2 to 8 degrees centigrade positive? Yes, sir. Positive 2 to 8 degrees okay. Centigrade. Hindi mo siya. Ay, kaya-kaya kung gano'n. Ano? Kasi sa akin pa, pagkakaalam, halimbawa yung Pfizer, kinakailangan yung negative 70 na freezer. Yes, sir. Tama po yan. Yan po yung mga ultra-low freezers. And meron po ang Zwilig Pharma, nitong ganitong klaseng freezer. Meron din po tayong apat na ganyan sa RITM. Okay. May apat tayo. Pero mobile po ba ito? Pwedeng dalhin sa ibang mga communities. Eh, kasi halimbawa, paano po yan? Pasensya na po, user. Halimbawa, paano po pagdadalhin halimbawa sa Visayas o halimbawa sa Sulu? Yung kinakailangan mo facilities. Yes, sir. Ang ating pong strategy for that, according to the plan of the government, ito pong mga bakuna which will require ultra-low freezers would be provided to these areas ng bansa natin na merong ganitong facilities. Katulad po ng NCR, Region 4A, Region 3, maybe in Cebu and in Davao. So dun lang po natin muna sila maibibigay dahil sila po yung may facility na ganito. Para dun po sa ibang lugar, gagamit po type ng bakuna. And sabi yung ice plant daw, pwedeng gamitin? Totoo po ba yun? Yes sir, I did not the question again please. Yung ice plant daw baka pwedeng i-utilize? Hindi po kasi meron ho talagang specific requirement ang mga bakuna when it comes to this kind of freezer. So yung mga ice plant po baka kailangan pang i-repurpose para po magamit natin kung sakasakali. Nagpapakita lang ng USEC ano kasi last week I remember we were talking to an LGU executive officer maliit na bayan po sa Marinduque ano po sabi nila yun ang pagkasabi yun ang sinabi sa kanila na dapat raw may ice plant para doon ilagay gawing storage ng mga ng vaccine so apparently medyo hindi pa informed. At in fact, Yusek, I was told by certain LGU officials na hindi rin nila alam kung ano mangyayari. Kung halimbawa, kung paano i-roll out sa kanila, bahala na raw, paano isa-san i-store, yung storage facilities, yung mga ganun. In the dark sila kung paano sila makakakuha, makaka-receive ng vaccine. Yes, sir. We are currently ruling out the plans and nagkakaroon na po tayo ng pakikipag-ugnayan sa different local government officials para po alam ng lahat kung ano po ang gagawin natin. And ito pong mga freezers po na kailangan natin, especially for this 2 to 8 degrees lang ang requirement for storage, meron na po tayo niyan sa buong bansa because we also use that for our existing immunization program. Kaya madali lang po natin yan masustore. Pero yun pong rollout plans, kami po ay nakikipag-ugnayan na araw-araw sa iba't ibang mga local officials po natin. Okay, yung mga vaccine po na which require yung mga hindi ganung kalamig na mga
facilities, ano po. Ito yung initially, Sinovac at saka yung isa po, yung binanggit nyo, yung... AstraZeneca po ay... AstraZeneca, po. Okay. Yes, sir. Okay. Yung po bang dahilan kung bakit yun ang pinili initially? Well, sir, we are looking at a portfolio of vaccines, no? So, ipag-negotiate po ang ating gobyerno sa iba't ibang manufacturers. And kung sino po yung mauunang makipag-commit, makapag-commit sa atin na makakapag-deliver the soonest possible time. And nakita naman natin na based from their documents and their details na magiging epektibo at saka ligtas naman po, yun po yung talagang pinursu ng ating gobyerno para makipag-negosasyon. But of course, lahat po ng papasok na bakuna dito, kailangan pong suriin maigi ng ating Food and Drug Administration and mga experts natin para masiguro natin talagang magigligtas ito dito sa ating populasyon. So, initially, itong dalawang vaccine na ito, dalawang pharmaceutical companies na ito, ito yung nag-commit na, na talagang nandiyan na. Sige, bibigyan na namin sa February. Tama po yan, sir. No? So, sila po yung nakapag-commit na una, pero it doesn't preclude na may parating po tayo na parating na in the coming months also, mga April and May, yung mga ibang klaseng bakuna naman po. So, okay. Medyo kahit na isa, sabihin natin 1 million. Yung 1 million po na yun, basically, tama po ba ako, 250,000 lang ang mababakunahan ito dahil kailangan 2 doses eh. O yung 5 million para sa dalawang beses na bakuna na yun? Pagka ho tayo ay nag-assign ng bakuna, sisiguraduhin na natin na yung second dose ng mga recipients ay naandyan na at masustore na natin. So kung halimbawa po, meron dadating na 1 million, 500,000 lang muna po ang mabibigyan natin dahil itatago na po natin yung second dose nila. Pwede po ba halimbawa yung AstraZeneca yung unang ano, tapos pangalawa, Sinovac? Ubra po ba yan? Hindi po pwede yung interchanging, no? Kailangan po kung ano yung naunang itinurok sa inyo, yun din po ang ituturok sa inyo pagkatapos yung second dose. Parehong brand talaga, no? So initially, tigto 250,000 yung makikinabag na ito ng initial na vaccine. Pero okay, doon po tayo sa sino ang uunahin. Yun ang tanong. Kasi sinabi, okay, dapat mga health workers, dapat naman talaga mga health workers ang una. Pagkatapos medyo naive. Sinasabi dapat daw yung AFP, yung mga naka-duty, yung PNP. Sino ba talaga dapat? Yes, sir. Meron naman ho tayong talagang listahan na, no? And tama po kayo, healthcare workers will be the first ones to be provided. Ayun pong ating mga uniformed personnel, kasama rin po sila sa priorities. But some of them will be in the fourth priority. Yung iba lang ho talaga na frontliner na talagang tumitingin katulad sa mga quarantine facilities na talagang nagte-take care sa mga taong may COVID, yun po yung uunahin natin among them. Pero ang pangalawang priority natin talaga are the senior citizens. Senior citizen, pangalawa? Yes, sir. Yes, sir. Uy, baka pwede na ako ron. Senior Opo, citizen. Magpapalista lang po kayo sa local government nyo. Okay. So, ang halimbawa, kung interesado po ang mga mamamayan na magpapaksin, initially, ang local government ang kukontakin. Yes, sir. Ang local government ngayon ay kumukuha po ng mga datos sa ating mga kababayan para po magkaroon tayo ng isang buong master list. Doon po sa master list ng local government na yon, nakalista na sino yung mga healthcare workers, sino yung mga senior citizens, sino po yung mga indigents, and then sino po yung mga iba pang nasa priorities natin. Because this master list is very important kapag nag-umpisa po tayo ng bakunahan. Okay, para lang po sa kaalaman at for the record, ang uunahin, health workers, ang pangalawang priority, senior citizen, pagkatapos indigents, in that order, ma'am? Sir. Yes, sir. And then the fourth priority are the uniformed personnel. Pang ilan po sila? Pang-apat po sila, sir. Ayun, pang-apat. Okay. So, kumbaga, nandun pa rin tayo sa usapan na una yung mga health workers. And then again, yung mga health workers,
Eh, marami po yan eh, yung mga frontliners. Siyempre, nandiyan yung mga doktor, mga nurses. Paano po yung mga nagtatrabaho sa mga ospital? Yung mga naglilinis sa mga ospital, yung mga assistant nurses, yung mga secretary ng mga doktor, eh, prone din sila dahil nandun sila sa environment na ano eh, high risk eh. Tama po yun, sir. Meron din tayong internal prioritization. So when we say it's the healthcare workers, meron po tayong internal pa na gagawing prioritization among them. Mauuna siyempre yung mga nagtatrabaho sa ospital and directly caring for patients. Yun pong mga nasa administrative sections ng ospital, nandun po din sila sa healthcare workers, pero mas mahuhuli po sila kaysa dun sa mga talagang directly caring for the patients. Okay. Doon po sa mga LGUs, nabanggit ko po kanina, eh, nakausap po natin ang ilang mayors last week, ano, at this week yung kanilang mga concerns. At isa nga po, paano pag wala naman silang pera? Eh, sino ba magbabayad? At paano pag gusto nilang mag-order? Kasi yung mga malalaking syudad, I understand, nakikipag-ugnayan sila at willing sila magbayad para mabigyan sila ng mga doses. Ano po? Pero paano yung mga maliliit na mga bayan na walang pera? Yes, sir. Garantisado naman po ang lahat ng 70 million na Filipinos dito po sa mga bakunang bibili ng national government. So ang mga local governments na gustong bumili, sila po ay may intensyon na tumulong sa national government para lang po mabigyan pa natin ng ibang mga kababayan natin which who are not part of the priorities, no? But that will come in later. So yung mga bayan po, mga syudad na wala po silang pondo na pambili ng bakuna, hindi nila kailangan mag-alala kasi meron na po talagang allocated for them galing po sa national government. Eh baka rin mahuli sila pag hindi sila magbabayad. Hindi po ito magiging per area. It's going to be per sector which we are prioritizing. So for example, it's the healthcare workers. Lahat ng healthcare workers po sa lahat ng regions natin, sa lahat ng mga areas natin sa country, bibigyan po. Sila po mauuna. So lahat po ay makukover ito. So initially, 250,000, 250,000, 500,000 people ang mabibigyan. Ang susunod na bakuna ay sa April pa po. Yes sir, sunod-sunod na po yan. Ano? Although wala pa hong binibigay na talagang definite na kasunod kung kailan. Ano? Pero sunod-sunod na po yan. So kung halimbawa po ang dadating sa atin by February would be about 1.5 million doses, 750,000 po ng mga healthcare workers ang mabibigyan pa una. Tapos kailangan tapusin muna natin lahat ng healthcare workers pagdating ng susunod na deliveries bago tayo pumunta sa senior citizens. Ayun. So actually next week, February na po eh. Ang ibig sabihin, baka next week meron na? May binanggit po si Secretary Galvez noon na parang February 20 yung unang usapan with a specific manufacturer. So titignan po natin ano in the coming days kung ano po talaga yung definite day na dadating this February. Yung expiry date noon, kasi hindi nang problema sa ibang bansa eh. Medyo maiksi ata yung term niya para sa expiration. Sir, kapag dating naman ng mga bakunang yan ano, sa dami ng ating requirement, ito naman po ay agad na ibibigay na natin sa ating mga kababayan. Ngayon, kung may sobra pa po tayo, makikita po natin yan. Ano, we will strategize na syempre mauna yung mga mas malapit ang expiration kaysa dun sa mahuhuli. Pero basically, ilang months po? Di ba? 3 to 6 months? Hindi pa nga eh. 3 months lang daw kailangan i-dispose na kaagad. Opo, yan po yung mga sinasabi ano sa mga lumalabas na mga artikulo. Pero titignan po natin kung ano talaga yung magiging arrangement natin with the companies or the manufacturers. But as I've said, mabilis po ang mobilization kasi niyan, no? So kasi kailangan naman po natin talagang ibigay na sa ating mga kababayan. So kasama na po yan sa mga gagawin natin na talagang agad na maibigay para hindi naman mag-expire pa. So, sana nauna. Kaya lang, maintindihan po natin, napakahirap talaga para sa isang mahirap na bansa o maliit na bansa
na hindi mo tayo nakakuha ng sarili natin. Kaya talagang syempre, unahin muna nila yung mga kung saan sila nanggaling, ano? Yung mga populasyon kung saan sila ginawa. We can understand that. Pero depende na rin siguro, Yusek, ano, kung gaano kagaling makipag-negotiate at yung availability ng mga vaccine. Pero may balita kasi kami nagkakakulangan daw ng supply sa ibang mga vaccine. Well, isa po yan, ano, na lumabas na balita nitong late this week na sinasabi na yung isang bakuna ay nagkakaroon ng problema dun sa supplies nila because may nagsara silang planta dun sa isang area ng mundo. Pero yung sa atin naman po, wala namang binibigay na abiso itong mga manufacturers na mga kausap natin. So sa tingin ko po, tuloy pa rin, no, yung ating mga negotiated vaccines that will come in the country. Let's talk about the efficacy rate. Yung ibang brand, ano, ang sabi nila more than 90%, pero nagkakaproblema ata pag pinag-usapan yung Sinovac, which is about 50% lang. Kailangan ko kasi maintindihan ng ating mga kababayan that when we look at this different articles or studies, kailangan buo natin babasahin, ano, kasi ito pong sa Sinovac, sinabi nga na doon sa ibang bansa na ginawa ng clinical trial nito, 50% ang efficacy niya para siya ay hindi mag-develop ng sakit, no, clinical disease. Pero sinabi rin doon sa artikulo na yon that almost 100%, mga 90%+ ay nakakapag-prevent siya or lesser chances of getting severe disease and lesser chances of dying. So, ibig sabihin po, ito pong bakuna ng Sinovac, pumasa po siya dun sa 50% na sinasabi ng WHO na at least 50% ang efficacy ng mga bakuna. And dapat makita rin natin yung epekto niya dun sa pag-prevent niya ng severe disease. So, lahat naman po ng bakuna ngayon kasi ay wala naman pong nagbablock ng transmission. Ibig sabihin, wala naman pong makakapagpigil na makakapanghawa ka pa rin. Pero ang pangako po ng mga bakuna na ito with their efficacy rates is to prevent the severe form of the disease, to prevent hospitalizations, and to prevent death. Kasi halimbawa sa China, kumukuha rin sila ng ibang brand eh. imbis na yung Sinovac ang gamitin, ibang brand din ang ini-import nila. Tama po yan, sir, no, kasi yung global supply naman po is not enough, no, for a specific country. Kaya nga tayo po, portfolio of vaccines ang kinuha natin. Iba-ibang types kasi hindi naman po pwedeng isang manufacturer lang o isang type ng bakuna ay maibigay yung 100+ million na kapag nailangan natin sa ating bansa. Kaya lahat po ng bansa, pag tinignan nyo, iba-ibang types ng bakuna ang ginagamit. Ngayon, ang tanong, Yusek, ano po, may bagong variant. Alam naman natin na nung dinidevelop ito, wala pa yung variant na yan na dumadating at kumakalat sa maraming bansa. Ano po? So, kaya po ba ng bagong vaccine na ito, yung labanan yung COVID na may ibang strain, na may bagong strain? Nagpalabas na po ang mga manufacturers, ano, I think tatlong manufacturers na ang nagpalabas na itong variant na current na meron po ay kaya naman, no, protektahan ang individual kahit may bagong variant. Ito naman po ay hindi pa makakaapekto sa ngayon, no, dito sa ating mga bakuna as long as that we can keep our cases low. Yun nga po ang sinasabi natin lagi kasi pag tumaas ang kaso, mas may chances ang virus to mutate. And that would eventually affect the vaccines that will come in. Pero sa ngayon, sinasabi po ng ating mga eksperto, kaya po nalabanan itong mga bakunang ito, itong mga current variants na meron tayo. No, kahit na bago pa yan, kahit na mas malakas pa yan. Kaya sabi nila, yung bagong variant na ito, siyempre nag-mutate na. So medyo mas wise ito at medyo mas malakas kaysa doon sa lumang strain. Ang sinasabi po, no, base sa ebidensya at sa mga eksperto natin, this new variant
is highly transmissible. 50 to 70% highly transmissible. Ibig sabihin po, mas nakakapanghawa siya. Pero wala pong ebidensya na nagsasabi na mas nakakamatay siya o mas nagiging severe ang sakit mo kapag ka nakuhanan mo itong bagong variant. Parang pa rin po sa dati. Okay. Ganun din. Ano? Pag nakakahawa, mas nakakahawa, nandun yung possibility na pag hindi ito naiwasan, mas dumami pa ang kaso at muli ma-overwhelm yung ating system. Kung mas nakakahawa ito na kung ilang percent, 30%, I understand. No? Ganun din. In that sense, dito mas delikado yung madaling kumalat. Tama po yan, sir. No? Mapapansin niyo po kung alam po ng ating mga kababayan, last July, nung tumaas po yung ating mga kaso at konting na ma-overwhelm ang ating system, may bago pong variant na natuklasan. No? And this is the D614G. At yan po yung mostly na nakita, common siya na nakita dun sa mga taong nagka-infeksyon nung mga panahon na yon. And mapapansin nyo po na talagang tumaas ang kaso natin noong July and August. And this was part of sinasabi ng ating mga eksperto, nakadagdag ito dun sa pagdami nga ng kaso. So ngayon, kaya nga po natin talagang pine-prevent na makapasok yung mga variants dito, pari po hindi na ulit tumaas ng ganun ang mga kaso sa ating bansa. Ito po bang Christmas, hindi naapektuhan yung kaso ng mga COVID sa atin dahil alam niya yung mga nagpatuloy pa rin sa kanilang mga reunion, yung mga pumunta sa Divisoria kahit na ganun karaming tao, may epekto po ba yung Christmas season? Nakita po natin na tumaas po yung ating mga kaso. We were just averaging about 1,300 cases per day during the December month last year. Ngayon pong Enero, towards the second week of January, nag-umpisa na hong tumaas ang ating mga kaso and we are averaging about 1,800 to 1,900 new cases per day. Mm-hmm. Pero pag tinignan po natin yung mga kaso dito sa NCR, stable po tayo, no? Hindi po masyadong tumataas ang mga kaso sa atin. Doon natin nakikita ngayon ang mga pagtaas sa mga ibang rehiyon ng ating bansa. Mm-hmm. Yung mga nag-ano pa rin, yung mga nagpatuloy pa rin sa kanilang mga reunion, siguro. Tama po yan, sir. Nasa ibang, nasa ibang lugar. Tama po, sir. No? At saka, kung mapapansin nyo, itong holiday season kasi, ito yung mga talagang umuwi po ang mga tao galing sa ibang bansa, uuwi sa kanila mga local governments. Yung iba naman galing dito sa NCR o galing sa ibang probinsya, umuwi sa kanila mga hometown. So, this kind of movement of people might have contributed to the increase in cases doon po sa mga lugar na yon. Nabanggit nyo nga po. Ito nga po, si Governor Francisco Matugas ng Surigao del Norte. Kate-text lang po sa katunay. Siguro mamaya pwede natin makakausap si Governor Matugas. Humihingi daw siya po ng tulong sa DOH para imbisigahan yung biglang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa isla ng Surigao. Aware po ba kayo rito, Yusek? Meron naman po tayong mga talaan at nakikita naman po natin itong mga kanilang mga number of cases. At kapag po ganyan, na-flag na po namin yan doon sa aming mga tao, sa aming mga regions para maimbestigahan. So we will try to investigate po itong sinasabi niya para matulungan natin sila na mabigyan proper action itong nangyayaring ito. No, nga po. Aside from Surigao, meron po bang ibang mga lugar sa atin na nag-spike yung kaso? Marami po naman po tayong nakikita that we need to monitor. Nandiyan na po yung pagtaas ng kaso sa Cebu, pagtaas ng kaso po sa Cordillera Administrative Region. Nakakakita rin po tayo ng pagtaas sa Davao at meron pa rin hong piling lugar dito sa Region 4A at saka dun po sa somewhere sa Lanao del Sur. So nakikita po natin itong mga ganitong pagtaas ng kaso, 2 weeks na current na pag-report ng new cases comparing to the past 2 weeks. So nakikita po natin yan and we already have flagged the local governments para po mas mabantayan. Mm-hmm. Hindi ko lang po alam, dahil yung pagpasok, halimbawa, last year ng kaso ng COVID-19, talaga na overwhelmed tayo kasi ang daming kaso, ang dami nagulat. Nagulat talaga, hindi lang ang Pilipinas, ang buong mundo
eh talagang hindi alam kung ano gagawin dahil hindi alam kung anong klaseng strain ito, kung paano behavior nito, nitong virus na ito. Pero nagtataka po ako, halimbawa hanggang ngayon, isang taon na, eh ganun pa rin. Hindi pa rin natin lubusang nakokontrol. Yun pong pag-control, no? Mahirap po natin. It's really a challenge kasi hindi naman po separate ang Pilipinas sa buong mundo. Unang-una na po yung borders natin, nakakapasok at nakakalabas pa rin naman po ang mga tao, no? So, meron pa rin po tayong mga umuwi mga kababayan na may minsan ay talagang nagpo-positibo sila at minsan ay nakakapanghawa sa kanilang lugar. Pangalawa po, ang isang factor would be the compliance to minimum health protocols. Mapapansin niyo po, nung Pasko ay talagang nakita natin ang mga crowded areas, yung mga taong nakikisalamuha dito sa mga punong-puno na mga tao na mga lugar para mamili sila, sila ay makapag-shopping po for the holidays. Nung translasyon, nakita po natin uli itong mga mass gathering na ganito. So ito po mga ganitong pagkakataon talagang adds up dun po sa challenge natin para makontrol po natin itong infection na ito. Na-quantify ba yun? O na-quantify ba yun? Halimbawa, dun sa translasyon, marami rin sa ating mga kababayan talagang hindi natigilan. Ang daming dumalo pa rin dun sa pumunta dun sa mismo sa Quiapo. Maku-quantify ba kung gano'ng karami ang apektuhan? Well, sir, ito pong sa translasyon kasi, inaantay pa natin hanggang yung dulo ng Enero para makita natin talaga kung it has really affected the numbers that we are reporting daily. Although, pag tinignan po natin yan, alam po natin na mga nag-attend dyan, hindi lang naman po mga taga National Capital Region. Meron pa rin po mga ibang tao na dumalo dyan na hindi taga Metro Manila. So when it comes to quantifying, we can quantify, pero these are going to be assumptions and estimates because we are going to see how much numbers have been added, no? Based from the 14 days incubation period. But this would just be estimated numbers, sir. Yes. In the same manner, nung Christmas Day, yung mga reunion, na-quantify po ba natin yun? Maka-quantify natin yung mga ganun na nanggaling doon sa mga ganun na mga, tradisyon natin? Yes, sir. Yan po yung assumption natin ngayon kung bakit tumataas yung ating mga kaso. It was because of the holiday season, no? Na because people went to these gatherings, people went home to their places. So, yan po yung ating estimate and assumption na galing po yan dun sa holiday activities na nangyari. So, ganun din po ang ating gagawin kapag tumaas man ang mga kaso hanggang maybe next week at makita natin, we can attribute that and to assume na dahil dun sa translasyon o dahil pa sa ibang mga bagay. Naku, huwag naman sana, no? Hirap, ang hirap na lang. Ganun at finally, you said, ano po? Sabi ko nga kanina, marahil ang isa sa pinakamahirap din dapat gawin ng ating gobyerno para maging successful itong kampanya laban sa COVID-19 ay yung kumbinsihin yung marami nating mga kababayan na safe at dapat na magpabakuna laban sa COVID-19 ang maraming mga Pinoy. Paano po ito? Yes, sir. Tama po yan. We're really having a challenge kasi base po dun sa mga surveys na ginagawa natin, only about 60% are willing to have the vaccine. In the other survey naman, sabi nila, mga less than 50%. So yan po talaga yung challenge natin ngayon na sana yun pong mga dapat bakunahan ay magpabakuna. Kasi kung hindi po sila magpapabakuna, hindi po natin mapuputol yun pong mga pagkakahawa-hawa, hindi po mababawasan ang mga nagkakasakit, hindi po mababawasan ang mga nauuospital at hindi mababawasan ang mga namamatay. So dapat po ang ating mga kababayan ang iniisip ngayon, hindi lang ang kanilang sarili, isipin po nila yung kanilang pamilya. Dahil kung sila'y magpapabakuna, maprotektahan po sila at yun pong infection ay maaring hindi na magpunta sa kanilang mga kabahayan. Kasi parang ito yung resulta pa rin ng takot dahil sa mga nangyari no isang taon. Kaya nga yung issue ng mga pagbabakuna, hanggang ngayon po, marami pa rin ang
nandun eh, nasa kanilang ano eh, pag-iisip eh, yung takot na yun eh. Tama pa yun, sir. Kaya nga po talagang puspusan ng aming pagpapakalap ng impormasyon na itong mga bakunang to sinisiguro ng ating gobyerno. Nabibili lang tayo ng mga bakuna na will be found by our FDA and our experts to be safe and efficacious for the population. Kaya nga po talagang layers na po yung ating evaluating processes. Bukod sa FDA, may mga scientifico pa tayong kasama nila para mag-evaluate. Tapos may Health Technology Assessment Council experts pa tayo. Para lang masiguro po ng husto na talagang magbibigay tayo ng mga safe and efficacious vaccines. Mm-hmm. Ay, sabi siguro. Hindi naman sa ano, no? Paano? Yung common ano ba natin na, wait, pag made in China yan, delikado. Siguro nakaka-contribute. Yes, sir. Dapat siguro matanggal yun sa pag-iisip ng ating mga kababayan. Ano? It is no matter where the vaccines will come, no matter kung anong bansa po ang nag-produce niyang bakuna na yan, kailangan tandaan nila na hindi naman po papayag ang gobyerno na pumasok ang isang bakuna na substandard o kaya ay makakapag-cause ng harm sa kanila. Kaya nga po sinisiguro natin na ang mga proseso natin ay maayos para po magkaroon tayo nitong assurance na safe po itong mga bakunang ibibigay natin sa kanila. Ngayon, meron na lang po isang tanong, Yusek, pasensya na po. Dahil may nagtatanong kasi na meron na bang available na mga vaccine ngayon? Kasi meron daw nagbebenta na mga vaccine ngayon sa black market. Pero branded yung mga vaccine. Ano po, nabalitaan nyo po ba ito? Meron yung mga nakakarating sa aming tanggapan ano, and we have referred them to the Food and Drug Administration para maimbestigahan. Unang-una po, kailangan maintindihan ang ating mga kababayan. Ito pong mga binibigay natin na approval, ito pong Emergency Use Authority, kalakip po niyan ay ang national government lang po ang pwedeng bumili. So kung sakaling may nag-aalok sa kanila, mag-ingat po sila kasi baka nanggaling yan sa black market at hindi nila masisiguro kung talagang authentic yung bakuna na yan. At saka ang pangalawa pa hong danger dyan, yun lang pong mga taong nailista natin na official at mabibigyan ng bakuna ng gobyerno, ang ating mamomonitor. Sila po na nakaka-receive kung saan-saang sources, baka po hindi natin sila mabantayan dun sa mga reaksyon na maaring mangyari sa kanila. Naku, buti po na ipaliwanag niya. Kasi, well, actually, talaga meron. No? Mga nag-aalok na mga, well, kung gusto nyo, magkano ba yung, ano nila, 2,500 data yung offer nila bawat isa. Dalawang dose na yung 2,500. Yung mga ganun. So, mag-ingat po tayo sa mga ganito. Yes, sir. Mag-ingat po sila. At saka talagang iti-take advantage yan ng mga tao na magkaroon sila ng ganyang business kasi baka syempre pwede nilang presyohan na mas malaki. They will take advantage sa takot ng mga tao at kasabikan sa mga bakuna. Kaya nga po, kailangan mag-ingat. Doon lang po tayo kumuha dito sa mga bibili ng ating gobyerno na official. No? They have to coordinate with their local governments para alam nilang authentic yung makukuha po nila. Okay, ma'am. Naku, maraming salamat po sa panahon na binigay niyo sa amin. At ang inyong walang humpay na pagtugon sa aming mga katanungan. Thank you po, ma'am. Maraming salamat din po, sir. Okay. Si Yusek Berheire, Rosario Rosette Berheire, tagapagsalita po ng Department of Health. Ang Umaga Diaz Report, magbabalik po. Sandali na po. Yung mga kapamilya sa 18th Gawad Tanglaw para sa sining at kultura. Peter Musngi, pinarangalan ng Gawad Dr. Debbie F. Dianco para sa sining ng komunikasyon. Doris Bigornia, Jury Award for Excellence in Philippine Media Reportage. Alvin L. Chico, Jury Award for Excellence in Philippine Media Reportage. Para naman sa Gems Hiyas ng Sining Awards, panalo ng Best Radio Program ang Pasada sa Teleradyo. Best Male Radio Broadcaster, Peter Musngi. Pinarangalan din tayo sa Gawad Tanglaw para sa Sining at Kultura bilang Best AM Radio Station. 18th Gawad Tanglaw,
Best New Media Communication Platform. GEMS Hiyas ng Sining Awards. Radio Station of the Year Award. 2020 Platinum Stallion National Media Awards of Trinity University of Asia AM Radio Station of the Year. At Paragala Central Luzon Media Awards 2020 ng Best Multi-Platform News Program. Ang inyong suporta, pagtangkilik at pagmamahal ang nagbibigay lakas sa amin upang patuloy na makapaglingkod. Maraming salamat sa pagtitiwala, kapamilya. Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? Wais! Iba sang tips para sa ating mga kababayan. Kaya nung namin, pero paunti-unti at na lang. Street smart! Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 10:30 ng umaga sa nag-iisang Teleradyo. Maiinit na usapin, ating bubusisiin. Mag-usap-usap kayo kung ano bang nararapat. Sinabing bawal, bawal nga eh. Huwag pong pagalitan. Lahat ng iyong salobin. Pabor ka ba sa pag-order agad ng COVID-19 vaccine? 1 minute, go! Dito pwedeng-pwede niyong iparating. Kasama ang pinakakwelang tambalan sa hapunan, Alvin El Chico. Yung sorbet, doba dun galing yung sorbetes? At Doris Bigornia. Bikinimin, dun nga. S.R.O. Suhestyon, reaksyon, at opinyon. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa nag-iisang Teleradyo. Patuloy tayong maghahatid ng mga balitang hume-headline. 40 pamilya ang nawala ng tirahan. Good news naman sa mga naghahanap ng trabaho. Mga balita mula Luzon. Ako si Julius Baba. Ako si Tony Velasquez. Ako po si Ricky Rosales. Ako naman si Jackie Manabar. Visayas. Ikan din hi sa Visayas. Ako si RC Dalagas. At Mindanao. Iyo si Jewel Reyes. Ating tinututukan. Headline Pilipinas. Mula Lunes hanggang Sabado, alas 12 ng tanghali sa nag-iisang Teleradyo. Meron ka bang kakaibang idea? Kakayahang pwedeng ipagmalaki? Alam mo bang pwedeng maging negosyo yan? Maging kumikitang kapamilya sa tulong ng mga eksperto sa pagiging entrepinoy. You need to educate us kung anong kayang gawin dito sa new normal. So maganda yung negosyo, yung trend. Talagang stable, tuloy-tuloy. At matuto ng tamang diskarte mula kay Carl Balita. Panahan doon ang maliliit na negosyo. Kasi nandyan na yung mga nagtitinda, nandyan yung mga nagluluto. I think yun ang magiging evolution. At maybe Bali at Eliza. Marami nakakakuha ng mga ideas ngayon. Business above usual. Tuwing Sabado, 6:45 p.m. sa nag-iisang Teleradyo. Kahampi, katuwang ng bawat pamilyang Pilipino. Pinakikinggan ang boses ng bayan mula noon hanggang ngayon. Ang haliging pinagkakatiwalaan sa pagbabalita, impormasyon at paglilingkod. Kabayang Noli de Castro, magpapatuloy sa paghahatid ng mas pinalawak na serbisyo publiko. Kabayan! Sa bago nitong oras, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito sa nag-iisang Teleradyo. Pagkatapos kumayod all day, magtanggal na ng stress. Sumali na sa kwentuhang makabuluhan. Ibabalik natin yung iba't ibang mga issue at usapang marami kang matututunan. Ang dami pong mga nasalanta na duhagi. Kung na alam yung na duhagi, partner ha. Lahat ng say mo, dito mapapakinggan. Sa 2021, please huwag niyo na pong sabihin yung bring it on na dali tayo dyan. Kasama ang unstoppable combo na sila, Peter Musni. Ilan yung mga tao na nakaramdam ng gutom in the past 6 months. At Rica Lazo. Huwag mong titignan yung wala ka, kundi magpasalamat ka sa kung anong meron ka. Pasada sa Teleradyo. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon sa nag-iisa Teleradyo. Kung kailangan mo ng lumabas, ang maaapektuhan kung saan sila bumababa, sumasakay, saan sila pwedeng mag-abang. Medyo may konting adjustment. Dapat kang sumunod sa batas. Habang bumabiyahe po tayo at nakikita natin yung kagandahan ng Pilipinas, dapat lang ligtas. Bigyan daan ang mga kaalamang dapat malaman para maging ligtas sa kalsada. Kasama sina Tina Barasigan. Kapag safe na, tayo po ay may baong na kaalaman sa ating paglilipot. At Manong Team Orbos. Handa na ba sila sa gagawing pagbubukas
ng Metro Manila sa mga provincial buses. Usapang Kalye, tuwing Sabado, alauna ng hapon sa nag-iisang Teleradyo. Ang balita, hindi mo na kailangang hanapin pa. Kami na ang bahalang magdala nito sa Viber chat mo, mga kapamilya. Manatiling nangunguna sa balita at impormasyon at sumali na sa ABS-CBN News Viber Community. COVID Fact Check. Payo ng FDA, mas mabuting gumamit ng multiple-layered washable cloth mask. Paalala rin ng health expert, hindi dapat gamitin ulit ang surgical masks. Hindi rin ito dapat lagyan ng alcohol o disinfectant dahil maaaring mairita ang mukha ng gumagamit nito. Isang paalala, hatid ng Teleradyo. Nagpaplano ka bang humarap sa outside world? Omaga Diaz. Omaga Diaz reports. Happy birthday! Birthday pala ni Alvin El Chico. Kaya pala may pansit, ano? Kaya lang, di ko nararanasan yung pansit. Uy, Alvin, happy 55th birthday. Alvin El Chico! 55 ba? Okay, maraming salamat po sa mga nagte-text. Uy, Beth. Si Beth Marcelo, tagal ko lang hindi nakikita. Thank you sa pag-welcome mo sa aking, actually last week ako bumalik eh. Para po sa mga nagtatanong, binisita ko lang po ang aking mahal sa buhay sa ibang bansa. Kaya po tayo nawala. At yung mga nagtatanong din po, bakit wala rin sa TV Patrol? Babalik na po. Dahil yun nga po, siyempre, kailangan makapiling po natin at dapat naman yung ating mga mahal sa buhay malayo po sa atin. At dahil sa COVID na ito, napakaraming quarantine. Nakakapagpatagal pa rin po yun ng mga ng proseso ng pagkabakasyon. Kay Evelina Gumahin Manuel, maraming salamat. Ganun din kay Maria Teresa Pag-Sapit. Si Carol Antonio, siya yung nagtatanong po. Pasensya na po. Anita Monte Castro Avila. Justine Birong Bella Biorso Palo. At kay Justine Birong, ayan. Kay Jezel Keep Safe. Lapot tayo. Yun po ang panalangin natin. Keep safe everybody. Hindi pa po tapos ang ating pakikipaglaban, nandito pa rin po at mas nakakahawa nga po yung bagong variant ngayon. And meron na mga kaso na monitor po ang ating mga pinaukulan at alam niyo po, pag halimbawa kung mas nakakahawa ito, mas nandun yung tendency na dumami. Talagang dapat magpatuloy po tayo sa ating pag-iingat. Yung pong mask, yung pong face mask, face shield. Napaka-importante po niyan. At yung kahit na usong-uso po ngayon yung maliliit ng alcohol, kahit siguro every 15 minutes, o kaya tuwing may mahawakan tayo na hindi natin alam kung saan ang galing, o kaya pupuntahan tayo bago natin hawakin na ating mga pagkain, alkohol muna. Ikatapos, o maghawak tayo ng pera, magbayad tayo, alkohol. Mabuti na po yung ligtas. Of course, medyo magastos din po yan, pero mas matindi yung gastos natin at mas matindi yung mawawala sa atin kung nagkaroon tayo ng COVID-19. Kaya po, ang bilin po natin sa lahat, parati, ingat po palagi. Nandiyan pa po yan, nasa paligid pa po yan, hindi natin alam kung sino ang meron yan, yung nakakausap natin, nakakasalimuhan natin sa labas ng ating bahay. Maaari lang po, wag na tayo lumabas, hindi naman pwede. Pero kung kailangan natin lumabas, yun lang po ang bilin. Ang bilin po namin dito sa Umaga Diaz Report. Ingat po tayong lahat.
Maraming salamat. Henry Umaga Diaz po para sa Umaga Diaz Report. Hanggang bukas po. Bukas po, 6:30 to 8 ang Umaga Diaz Report. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Henry Umaga Diaz. Umaga Diaz Report. Huwag po tayo mga kapamilya sa 18th Gawad Tanglaw para sa sining at kultura. Peter Musngi, pinarangalan ng Gawad Dr. Debbie F. Bianco para sa sining ng komunikasyon. Doris Bigornia, Jury Award for Excellence in Philippine Media Reportage. Alvin L. Chico, Jury Award for Excellence in Philippine Media Reportage. Para naman sa GEMS Hiyas ng Sining Awards, panalo ng Best Radio Program ang Pasada sa Teleradyo. Best Male Radio.